Hello, magandang gabi, magandang araw mga kaido ko dyan, mga katsapi. Ayan, so this is my ingredients for my croissant. Sorry. So I'm gonna mix the yeast and the flour. I include all the dry ingredients as long as our sugar. Ayan, inalo ko siya. Tapos pwede naman gamitin yun sa ano eh. Pero ang laki pala ng serving ko para dun sa mixer ko. Kaya hindi ko na siya mixer. So, gumamit ako dito ng auto lease. Tapos, pinrest ko siya for an hour. Tapos, pinalot ko siya nilaminate ko yung butter na ginawa ko. Sorry guys, nawala yung video nito ng paano ko nilagay yung butter sa gitna for next time. Hindi, akaroon, kahit hindi. I'll make another a video for croissant, but different kind of croissant. Pero, ipapakita ko na sa inyo kung paano nilaminate to. Tapos, pagkatapos nilaminate, nilagay ko siya sa freezer. Para tumigas yung ano. So, ayan. Nag-rolling na ako kasi matigas na yung butter. But if you think that the butter is melting and escaping from the dough, stop na nyo. Ibalotin nyo ulit. Tapos, ibalik nyo sa freezer. Para hindi matunaw. At saka, yung pag-laminate nyo, hindi mag-escape yung ano yung butter. Kasi, pag natunaw yung butter, lalabas yung butter dyan sa may sa dough. Hindi natin ma-achieve yung proper lamination ng croissant natin. So, ayan. Just keep rolling. Medyo matigas talaga siya rolling kasi matigas yung butter. Pero sooner, the more yung butter lumalambot, the more siya madali na siya i-roll. So, ayan. So, pinat ko na siya yung both side niya kasi sobra na yung tension niya. Ayan. Ganun lang yan. I-cut mo lang siya tapos i-roll mo. Para pag nag-roll ka, yung tension mawawala. Kasi, of course, na-stretch natin siya, diba? So, kaya yung tapos panay siyang balik ng balik kasi nga wala na siyang i-stretch kasi naubos na natin siya roll. So medyo lumalambot na siya. Maya-maya dadaling ko na siya sa freezer. And then freezer again, magpo-fold ako mamaya later. So ganun lang kabilis magawa sa homemade. Pero yung challenge dito kasi maganda pa rin pag may sheeters, 'di ba? Mas mabilis ayan. So kinakat ko na siya para lang ano. Para lang mawala yung tension. Ayan. So, kinat ko na siya. Tapos, yan. 3 folds lang to guys. 3 folds. Ayan, 3 folds lang. Tapos, malambot na siya. Ilalagay ko siya sa freezer. So, anak ko, tingnan mo. Tingnan. So, para mawala din yung tension doon, kinat ko na siya. Ganda kasi yung lamination na pag ginano mo siya. Ayan. Konting press lang din. Roll. Kasi yung butter is still okay pa naman. So, niroll ko siya. Yan, keep on going and rolling. Tapos, fold ulit ng tatlo. Dalawa gusto mo, dalawa ulit. Ah, tatlong fold. Parang tatlong beses na fold na tag-tatlo. Ay, ano ba? So, pa-fold mo. Nakita mo yung una kong fold, di ba? Tatlo yon. So, tatlong beses mo siyang gawin. Tapos, ang last mo kung gusto mo is yung 4 fold. So, makikita mo rin yung kung paano ko gagawin yung 4 folds mamaya. Uy, tama na yan, Jude. Mamaya, ano na, lalabas na yung butter dyan kasi ayun mo. Kasi, nakadepende kasi yung sitwasyon minsan. Pag malamig kasi, di ba? Ayan na pala! Ayan yung butter ko. Papakita ko lang pala sa inyo. Ayan, hindi ko napakita. So, pinasok ko siya sa gitna. Tapos, nilaminate. And parang nagnakaw lang ako ng video kasi hindi ko makita talaga yung the whole video. I don't know where I put it in. So ito naman, naka 4 folds na ako kasi nagawa na natin yung 3 folds. So ayan. So kahit dalawang beses na 4 folds, that's okay na maganda na yung lamination na. Kasi kahit ilang folds na gusto mo, bahala ka. Basta gusto mo madaming ano layer, it's fine. So ngayon, nakatapos na ako dun sa 4 folds. Bumalik ako sa 3 folds. And then, I think that's my last one. Ayan, so yan, para makikita mo yung maganda yung kalalabasan ng ano yung layer. You know, parang honeycomb tawag nila yun. Yung honeycomb core. Sa honeycomb? Air packet sa ano mo. Yan. So, matigas yan kasi guys. Ano, frozen. Kasi lagay sa freezer, di ba? So, slow down lang kasi ayaw natin ma-break yung ano, yung dough. So, yan. Kasi mabibiyak kasi yan pag frozen. So, masisira yung dough natin. Masisira din yung croissant natin. So, ang ginagawa ko pala ngayon is a classic croissant. Hindi to fancy na croissant. Gagawa tayo ng fancy sooner. Yung parang walang egg wash. Yan. So, nilagay nila yung parang ano lang, simple syrup. Yan.
So, and then with kulay, yung mga kulay yan, minsan may brown ng kulay, tapos red, yung red beets pa yan, or raspberry yung nilagay nila. So, ayun, pwede naman yun. So, red beets or raspberry, red or whatever. So, ayan. So, gagawa tayo niyan soon, magpa-fancy-fancy na tayo. Right now, we're just going back first to traditional and classic croissant, which is very challenging gawin sa bahay kasi kailangan mo yung stable. Yung table, yung uga-uga yung table ko. Tapos, pero okay lang yan, guys. Mamahali naman ng roller. Maganda kaya yung roller ko na yan. Alam mo ba? Pinahal ko talaga yan. Sobrang ilang taon na yan. Nagturo ako sa Conestoga College here in Canada. Almost 3 taon ko rin yung ginamit sa school. It's very, very good and very durable na klase kahoy na roller, whatever. Mahal din yan, guys. That time kasi nung binili ko sale siya. Pero ang ganda niya pang roll for any kind of roller. So ayan na, pag nag-start ka na mag-lamination, nag-start din mag-melt konti yung ano, yung butter mo. So lagay ng konti para hindi madikit, di ba? Lagay ng konti ng flour. So yun lang. Patang tagal mo din. So ayan, i-fast forward na natin to. So ayan, i-fast forward ko na, bagal eh. Matagal talaga gawin yan, guys. So ayan, nagro-roll na ako, malapit na tayo, kinat ko yung isa. So makikita niyo mga layers din yan ng ano cross natin. So nagme-measure na ako yung thickness pala nito is 0.5 millimeter pa. Tama ba? Yes. Tapos yung haba niyan is 9 na yan. 4 yung parang yung width na is 4. Tapos yung haba niya is 24 centimeter. 9 pala yung ano niya, centimeter yung ano, yung width niya. So, yung length niya is 24 at least. So, ayan, inano ko na siya, improve ko siya for about 1 hour to 1 hour, more than 1 hour, 1 hour and a half at least. Pero mag-double the size. Depende yun sa temperature. Kung may proofer ka, mas maganda. Ito kasi, ano lang, room temp lang. So, ayan, naglalagay ako ng ano, ng egg wash, pero sa taas lang. Tapos lagyan ko siya ng konting steam para akit talaga siya. Maganda yung pagkaangat ng bread natin. So yan, tapos na siya. In about like 25 to 30 minutes, tapos na siya. And it's very nice. Look at the layer. So yan, pag nasobrahan mo kasi siya ng ano guys, hindi mo makita masyadong layer. So hindi din naangat yung croissant mo. So yan, makikita pa rin natin yung layer niya, which is a proper egg wash ang ginawa natin. For next time, wag na tayo mag-egg wash. Wala nang egg wash para hindi talaga makikita talaga nating layer. So tingnan niyo, kinat ko siya. Ang ganda-ganda ng ano niya, honeycomb. Yun yung mga hole doon. It's very nice, light and airy and buttery. So ayan, at sila guys, meron akong pa-sandwich sa mga anak ko. Sa anak ko kasi paborito nila 'to, may sandwich, may ham, tapos bacon, tapos cheese inside, tapos malaking ketchup. Ayan, ito na gusto talaga nila yan. So, nating croissant.